yan, isa pa pagpalang linggo po. Kauwi lang natin, galing na church. At ngayon pa lamang tayo magpapakain. So, ang mga isda natin, nag-iintay na. Kaya tingnan yung mga kasaka. Dito na sila sa ibabaw. Ayan o. Pag nilapit nga natin yung kamay, very friendly na sila. Ayan o, sorry. Kakagulo na sila. Linaw ng tubig natin, mga kasaka. Ayan. So, tingnan natin mga kasaka. Kaya gutom na gutom na sila. Ayan na o. Dami. Late na kasi natin mapakain kaya din yung pagbutong sila. Hindi tayo nagmamadali kasi kanina nag-charge. Kaya ayun, ngayon lang tayo makakakain. Ito mo, saglit lang yung ano, tingnan nyo mga kasaka. Wala na agad yung ating binigay. Ayan. Lino ng tubig natin mga kasaka. Tapos sobrang init mga kasaka. Summer is real. Kaya makikita nyo ang ating mga talim na lettuce doon. Mga planta. Tapos dito naman, hindi pa naman gano'ng apektado mga kasaka. So ito ang ating gravel brother. Ang laking tulong talaga nito. Ito talaga yung purpose mga kasaka. Talaga yung purpose nito na magkaroon tayo dito ng buying type na crops para maging malilog tong area nito. So talagang kailangan lang natin na palaguin yung dito sa ibabaw. Pero sa ngayon, itong ating kamatis, ayan o. Ang dami binibili na bunga, mga kasaka. Ayan, may mga cluster-cluster siya na bumubunga pa. Tapos ang daming bulaklak sa ibabaw, ayan o. Ito. So mga kasaka, masasabi ko lang, pinakamagandang season ng pagtatanim ay summer. Kasi gusto ng halaman yung lagi siyang naiinitan. So, ang problem is, paano natin masusustain yung moisture ng lupa. Kasi kahit magdilig ka dyan, kung wala kang gamit ng drip irrigation, ay mabilis matuyo ang lupa. So, ito talaga yung maganda sa aquaponics na sustain, nasusustain natin yung tubig o yung moisture ng ating tinatamnan. Kasi ito nga ay closed loop system. So ang struggle namin ngayon dito sa Farm 1 ay yung magdilig. Tapos after natin magdilig, pagkatanghali natutuyo agad. So lalo na sa Farm 2, wala tayong pagdilig doon. Kaya hindi natin tinatamsan yung ano. Wala na nga update doon kasi nga madamo na doon. Nakaka-harvest ko naman tayo ng sitaw. Kasi kaya namin hindi siya tinatabas para magkaroon ng hamog. So balik tayo doon sa topic mga kasaka. Ito nga, ito yung kagandahan ng aquaponics. Yung pagtatrabaho mo ng magdidilig, hindi mo na kailangan gawin yun. So sabi nga, less labor nga. Kasi nga, ito ay closed loop system. Ay kutikot lang yung tubig. And then may nutrients na nakasama yon. So, ngayon, dito naman sa Farm 1, bali ang trabaho dito, daily, ngayon summer, ay magdilig sa umaga, and then magta-transplant naman sa hapon. Kasi ang transplanting namin tuwing hapon para matagal-tagal yung recovery ng halaman na mag-o-overnight. Tapos hindi agad na i-evaporate kung ididilig natin tubig. So, naka-recover agad yun hanggang umaga. At yun nga, magdidilig pa rin tayo noon lahat ng halaman natin dito sa Farm 1. So, ayun, araw po ng Linggo. Nag-una tayo mag-church kaya late pa tayo nakapag-pakain ng isda. So, nakita nyo naman gutom na gutom yung isda natin. Update din sa mga upo. Ang upo natin may ilang pang bunga sa dalawa, tatlo. Tapos yung mga maliliit. So, yun nga. Bigla nag-start yung mamumunga. Siguro talagang ganun yung upo. Pagkara sa aquaponic. Kasi hindi naman ganito sa ano, sa lupa. Talagang tuloy-tuloy yung bunga niya. So, ang mga mustasa natin, yan, malalaki na rin ulit. Magiging, kala ko nga, hindi gaganda.
Pero yan, oh, gaganda, oh. Ayan, oh. Ang gaganda nila. At, ayan. Kachay na rin, lumalaki na rin. Tapos, patola. Ayan, mga patola yan. Tapos dito, dito rin at agagapang itong ating melon. So, ayan. So, yun lang mga kasaka. Ito yung ating update ngayong araw. So, yung kamatis natin na mga tanim nga pala mga kasaka ay nag-uumpisa ng mag-yellow. And then, siguro mga in the following days ay magre-red na yon. So, try natin nakuha ng din yung video para sa mga kasaka. So, front yard gardening, sabi ko nga doon sa huling video, you need passion. Kailangan meron ka din ditong pag-ibig o love at may dedikasyon ka o dedication para gawin mo yung ganitong uri ng self-sustainable para sa gardening o para sa ating pagkain. Okay? So sabi nga, pag may passion ka sa pagtanim, you can grow. You can grow foods, you can make foods fresh at clean. So ayun nga. So dahil nga ito ay ating advocacy na namin ni Mrs. na we can grow, we need to grow na aming pagkain. So dito nga sa aming front yard, dito namin pinapractice yun. So not 100% na napoprovide yung aming pangangailangan, pero at least 50% ay dito na nanggagaling yung aming foods o pagkain. So malaking tulong yun, hindi na additional para sa aming monthly budget. Okay, so yun, I hope na nagustuhan niyo po. Inuulit ko po, kung gusto niyo po ng marami pang video, marami na po kaming uploaded dyan na video sa aming video section. Lalagay ko po yung link dyan sa description sa ibaba. Puntahan niyo na lang po yung mga playlist dyan para mapanood niyo po yung maraming video uploaded namin. So ayun, keep safe, God bless po mga kasaka.